ating alamin at suriin kung bakit nga ba ang China ay naalarma United States magtatanim ng bomba sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Nitong nakaraan lamang, maraming mahalagang pangyayari ang naganap kaugnay sa tensyon sa West Philippine Sea. Isa sa mga kapansin-pansin ay ang pagdating ng Estados Unidos, Hapon at Australia sa ating mga karagatan. Kasama ang pagtutol ng dating pinuno ng NATO para sa pagiging miyembro ng Pilipinas at kamakailang pagbisita ni Pangulong Marcos sa United States upang makipag-usap sa mga leader ng Hapon at Amerika. Kahit na nararamdaman ng China ang lumalaking pagkakaisa laban sa kanila, nananatili silang matibay at nagpadala pa ng mas maraming kanilang mga barko. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Hapon. Bukod pa rito, hindi rin nag-atubiling magplano ang Estados Unidos na lalong makakapagpagalit sa China. Hindi mapag-aalinlangan na ang Hapon, Estados Unidos at Pilipinas ay tunay na naghahanda para sa anumang mangyayari sa pagitan ng China at mga bansa sa Indo-Pacific region. Isa sa ulat mula sa website ng Star Strip ay nagpapahiwatig na plano ng Estados Unidos na ilagay ang kanilang mga bagong develop na mga missiles posible sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ng Indo-Pasipiko. Tingnan ang pinned comment para sa aming source. Ang mga pag-uusap sa pagitan ng hukbong armadong Estados Unidos at Hapon ay kasama ang mga plano para sa paglalagay ng mga bagong sistemang missiles. Ayon kay General Charles Flynn, tinatago nila ang mga detalye ng mga sistemang missiles na ito. Ngunit tinitilak nila na ang mga missiles ay may long-range precision. Isa sa mga nagtitrigger sa hukbong armadong Estados Unidos sa plano na ito ay ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, pati na rin sa ating mga tunggalian sa Chinese sa mga bahura ng ating bansa, which is ang Pilipinas. Alam mo ba na nung nakaraang taon pa, may mga plano na para sa Estados Unidos na magpadala ng mga missiles sa rehiyon ng Indo-Pasipiko, kasama na ang Tomahawk missiles. Sa mga diskusyon na ito, iba't iba ang mga sistemang sandata ay tinutukan din, tulad ng missile launcher, tulad ng Typhoon launcher, na espesyal na ginawa para sa SM-6 at Tomahawk missiles. Binanggit din nila na mayroong hypersonic capabilities ang sistemang ito, na kayang maglakbay ng 5 beses ang bilis ng tunog. Binanggit din ni Finn na ang bagong sistemang missiles na ito ay may pinatibay na kakayahan sa pag-atake, pag-neutralize, pag-surface, at pagsira ng mga target gamit ang mga indirect fires. Alam din natin na maliban sa India, Russia, Iran at North Korea, isa sa pangunahing tagapag-develop ng missiles ay ang Estados Unidos. Bagamat hindi direktang binanggit kung saan ito ilalatag, ang kanyang target ay ang rehiyon ng Indo-Pasipiko. Sa mga nakaraang linggo, ang agresyon ng China laban sa Pilipinas ay naging matindi at humantong sa malawakang suporta para sa Pilipinas mula sa iba't ibang mga bansa. Nagpayag sila ng tulong laban sa China kasama ang Estados Unidos, Australia, Japan at India. Mula noon, medyo bumaba ang aksyon ng China sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay umaalis na mula sa ating mga bahura. Gayunpaman, alam mo ba na ngayon ay humihiling na mula sa ating bahura ang China sa Pilipinas? Sila ay nagmamakaawa na sa atin na iwasan ng karagdagang pag-aaway at pagkawalan ng buhay. At igalang ang katotohanan na sila daw ang kanilang nagmamay-ari ng kanilang inaangkin. Gayunpaman, hindi epektibo ang mga pakiusap na ito sa Pilipinas.
ang ating pangulo at kalihim ng tagbulan ay matatag na hindi pagtulad sa mga panlilinlang at propaganda ng China. Mukhang wala nang makakapigil sa mga plano para protektahan ang kanlurang dagat ng Pilipinas. Kabilang ang mga sumusunog na mga kasunduan sa depensa ng karagatan sa iba't ibang kapangyarihan ng bansa. Alam mo ba na nang patuloy na rin ang nagpapahiwatig ang Ministry of Foreign Affairs ng China sa mga open speeches na ang Pilipinas ay pinalalabo ang katotohanan tungkol sa mga papel ng China. Sinasabi nila na habang ang Pilipinas ay nag-aakusa sa China ng pananakot sa kanlurang dagat ng Pilipinas, ay tuluyan ay ang Pilipinas ay nangangalakal ng banta sa pamamagitan ng ilegal na paglalagay ng mga puwersa sa ating mga bahura. Tulad ng Nasho Quan Dao na mas kilala bilang Spratly Islands. Bukod dito, idinagdag ang kanilang tagapagsalita na maaga pa para sa China na humiling sa Pilipinas na itigil ang paghahanap ng tulong mula sa malalaking bansa sa mga tunggalian ng hindi dapat sila kasangkot. Binalaan nila kung magpapatuloy ang Pilipinas, baka tayo ang magiging nagdadala ng panganib sa ating sarili. Hinimok nila ang Pilipinas na itigil ang pagluktot ng tunay na sitwasyon kung saan ang China umano ang ginagampanan ang papel ng kontrabida. At iminumungkahi na sila daw ang nag-uugnay ng mga bansa sa Timog Silangang Asya upang mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. Ano ang iyong opinyon sa mga saloobin ng China ukol sa mga pangyayari sa West Philippine Sea? Ilagay ang iyong opinyon at komento sa ating comment section. Ang mga relasyon sa pagitan ng China, Estados Unidos at Pilipinas ay komplikado at maraming kadahilanan kung bakit may mga tensyon sa pagitan nila. Unang-una, sa pagitan ng China at Estados Unidos, may mga alitan sa mga issue tulad ng pangingikil ng kalayaan sa karagatan sa South China Sea, kung saan may mga territorial na pagtatalo. Ang Estados Unidos ay sumusuporta sa mga bansa tulad ng Pilipinas na may mga territorial claims sa rehiyon at nananatiling nagpapadala ng mga military vessels para sa freedom at navigation operations na kinalalaban naman ng China. Samantala, sa pagitan naman ng China at Pilipinas, ang tensyon ay pangunahing dulot ng territorial dispute sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas kasama ang iba pang mga bansa sa rehiyon ay nag-aangki ng ilang mga bahagi sa South China Sea na isinasaklaw naman ng 9-dash line ng China. Ang mga aksyon ng China ay nagpapalakas ng militarisasyon at nagtatayo ng mga istruktura sa mga isla at bahura sa West Philippine Sea at nagdudulot ng alalahanin sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Bukod pa rito, meron ding mga aspeto ng geopolitika, ekonomiya at ideolohiya ng naglaglalaro sa relasyon ng tatlong bansa. Ang pagtaas ng impluwensya ng China sa Asia-Pasipiko, lalo na sa pamamagitan ng kanilang Belt and Road Initiative na nagdudulot ng pag-alala sa Estados Unidos sa kanilang herogmorya ng rehiyon. Ang Pilipinas naman, may mga issue sa pang-ekonomiyang interes, kasama na mga pautang at investments mula sa China na maaaring nagtataas ng kanilang depensya at limitasyon sa panlabas na pagpapasya. Sa kabuuan, ang tensyon sa pagitan ng China, Estados Unidos at Pilipinas ay nagmumula mula sa komplikadong issue tulad ng territorial dispute, geopolitika at ekonomiya. At ilan lamang yan sa mga impormasyon tungkol kung bakit ang China ay naalarma sa United States sa pagtatanim nito ng bomba sa West Philippine Sea. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.